Fire signs, tignan po natin kung ano yung mensahe sa inyo ngayong February 8, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makakorelate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At kung gusto niyo pong magpabasa, makikita niyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below. Message na lang po kayo for more details. Tignan natin kung ano ba ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Mayroon tayo ditong don't let pride get in your way. Adjustments are required. And nothing will come of this situation. Ayan. So, sinasabi nga dito ni universe na maging humble ka ngayong araw na ito. Kasi yung iba sa inyo, fire signs, mukhang may paparating na opportunities. Tapos, medyo matatanggihan nyo siya. Or, hindi medyo, matatanggihan nyo talaga siya. Because, pwedeng hindi nyo na-meet yung expectations ninyo. Yung parang unang kita nyo pa lang, parang, ay, hindi yan yung kailangan ko. But the thing is, kung nag-dig-deep ka dun sa opportunity na yon, or mas inalam mo pa, makikita mo na, ah, okay, mukha lang pala siyang hindi maganda sa harap, pero pag, yan, diba, pag inalam mo pala, andoon pala yung beauty niya. So, huwag kayo basta-basta magde-decision ngayon, or huwag kayong mag-turn down ng any offer sa inyo. Tignan nyo munang mabuti. Tapos ayun, kailangan nyo ding magbaba ng pride dito. Hindi naman yun para sa ibang tao, para yun sa inyo. Kasi wala daw mangyayari dito sa sitwasyon na to kung parehas kayo na nagpapataasan ng ihi dito. Diba? Adjustments are required. Pwede yan pagdating sa relationship ninyo or pagdating po sa inyong trabaho. Yan. Tignan natin ano pa po yung mensahe. Spirit guide, pagdating naman po sa trabaho. Tignan natin. Pagdating sa trabaho, spirit guide. Meron tayo ditong a time to give rather than take. Ayan po. So, parang ang kailangan ninyo is mag-give back dyan sa company ninyo. For some of you, siguro medyo nahihirapan kayo dito. Ha, bakit ako mag-give back? Eh, hindi nga tama yung pasweldo sa amin dito. Okay, you give back. Okay, sabi nga, di ba, pag tayo yung nagbibigay, mas madami pang blessings ang napupunta sa atin or bumabalik sa atin. So, yun yung nakikita ko sa'yo dito. Hindi naman mag-give back ka dun sa company mo is magbibigay ka ng sobra or money. Hindi yun eh. What I mean is effort. Okay? So, mag-effort ka talaga dito sa trabaho na ginagawa mo ngayon, sa project na ginagawa mo ngayon. Because, sa'yo din naman yan eh. Sa'yo din naman. Ikaw din naman yung magbe-benefit niyan, not the other way around. Pwede yung iba sa inyo is, tingnan mo, oh, masaya kayo dito. Parang kalmado lang kayo. There is an green aura. So, sinasabi dito, alagaan nyo talaga yung trabaho ninyo. Hindi po masama na mag-give kayo sa company. Okay, sabihin natin yung iba sa inyo. Ewan ko kung ano ba yung laging nawawala dyan. Ballpen yata. Ayun. Bumili ka na lang ng sarili mong ballpen. O kung ano man yung nawawala lagi sa company ninyo, sa trabaho mo. Yun yung nakikita ko dito. Tignan po natin. Pagdating naman sa money, mayroon tayong it's time to release negativity. Ayan, yung iba sa inyo. Ito yun, no? Kaya parang, alam mo yun, hindi umuulad yung life ninyo kasi hindi pa man din kayo nagsisimula dun sa project, dun sa pagkakakitaan ninyo. Ang iniisip nyo kagad, Aries, Leo, Sagittarius ay negativities. Sabi nga ni universe, nothing will come of this situation if you have negative emotions, negative thinking. So, i-let go mo yan. You need to adjust. Ayan po. Full moon in Scorpio. It's time to release negativity. So, ano ba yung mga negative na naiisip ninyo regarding your money, regarding sa mga pinagkakakitaan ninyo? Yun po yung alisin ninyo sa life ninyo, sa isipan ninyo. And you do need to do some adjustments ngayong araw na ito. Tignan natin. Maganda yung money ninyo pero hindi ninyo nakikita yung full potential niya. Because hindi kayo nagpo-focus
sa kaperahan ninyo. Doon kayo mas nagfo-focus sa mga problems ninyo. Tingnan natin ano pa po yung mensahe para sa'yo. Pagdating naman sa negosyo, believe in the impossible. So yan, kung iniisip ninyo ngayon ay baka hindi masyadong, wala ko masyadong customers ngayong araw na to, wala ko masyadong clients, so huwag nyong isipin yun. Ang isipin ninyo ay madaming clients ang dadagsa sa business ninyo. Diba? Umaga pa lang, yun na yung isipin ninyo, Aries, Leo, Sagittarius, para yun yung mangyari. Para mas ma-attract nyo yung energy na yun and not the other way around. Tingnan naman po natin pagdating sa iyong love life, spirit guide, pagdating po sa love life. Mayroon tayo ditong your commitment is being tested. So ayan po, pagdating nga ito sa inyong relationship. So pwedeng may pag-aaway nga dito, meron kayong hindi pagkakaunawa ng person mo. And sabi nga, 'di ba, don't let pride get in your way. So kung gusto niyo na maayos ito, magpakumbaba po kayo or matuto kayong magpakumbaba. 'Yun yung sinasabi sa inyo dito, 'di ba? Kailangan meron ditong marunong magpakumbaba pagdating sa relationship. Yes, marunong mag-sacrifice. Tingnan natin. Love message, spirit guide, the golden mirror, love bombing, one-sided relationship, self-absorbed, narcissist. So, some of you are dealing with narcissist. Maayos pa ba yan? Medyo mahirap mo yung maayos. Pero kung wala talaga magpapakumbaba, hindi lalo yan maayos. So, pag-isipan yung mabuti, okay, kung ano yung gagawin ninyong hakbang towards this relationship, towards dito sa inyong, ayan, yung iba naman dito, sabihin natin, baka busy kayo or busy yung person mo. So, parang naiisip mo, mahalaga ka ba sa person mo kasi parang wala siyang time sa'yo. So, pag-usapan nyo po yan. Okay, ano ba yung mga adjustments na ninyong gawin pagdating dito sa inyong relationship? Okay, pagdating dito sa time ninyo. Tignan po natin ano yung angel message para sa'yo. Mayroon tayo ditong nurture. So, ayan. Alagaan nyo yung sarili ninyo. Alagaan ninyo yung relationship. Yung ano ninyo, ano pa? Itong trabaho ninyo. Sabi ko nga sa inyo, may makukuha kayo dito. There is something na magandang mangyayari pagdating dito sa inyong trabaho, pagdating sa inyong business, pagdating sa love life ninyo. Need nyo lang is magpakumbaba, need nyo lang po mag-adjust kasi wala talaga mangyayari. Kung sabi ko nga kanina is magmamatigas kayo dito. Fire signs. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Ingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!